Hello mga bossing! Welcome back sa my channel! Kayo po ba mga bossing ko, isa sa mga nakakapansin na parang napakasipag naman ninyong tao pero parang sa wala't wala ang inyong kasipagan? Kayo po ba minsan inapapaisip or napapadaing na ano ba to? Ba't ganito ang aking buhay? Matalang ang sipag-sipag ko naman, lahat na inirakit ko. Hindi ko nakakalimot magdasal, pero parang laging wala na lamang pera. Nakakaranas po ba kayo ng ganyan? Ako pa mga bossing ko, nakakaranas din ng ganyan. At lalo-lalo na nung mga nakalipas sa taon, mga 2018, 17, mga ganyan mga taon mga bossing ko. Ang dami mga pagsubok na naganap mga bossing. Pero ito pa mga bossing ko, ay kinontra ko lahat yung mga mali kong gawi. Kagaya na, halimbawa, bago natin simulan yung pampaswerte mga bossing ko na maaaring makatulong po sa inyo. Yung mga mali kong gawi dati mga bossing, unang-una pala daing ako. Wala akong sinasantong araw, kahit Lunes po yan, unang mga araw ng pagpasok ng buwan, mga ganyan. Kahit bagong taon, nagsusot pa ako ng kulay itim mga bossing ko, pero yun ang pinaka-worst ng 2018. Yung pinaka-worst mga bossing. Ako yung nagsuot ng kulay itim na dress mga bossing ko. Ngayon pa mga bossing, kasi pag bagong taon, unang araw, halimbawa Monday, dapat ang suot ng damit po ninyo ay kulay pula. Or kaya po yung mga makukulay dilaw, ganyan, orange or brown, pwede rin naman. Huwag lang pong itim at huwag lang po ang purong white mga bossing. Kasi yung mga kulay na yan, yan po yung mga sumisimbolo ng kalungkutan, problema mga bossing. Kaya kung kayo nagsusot ng ganyan, ay siya mga bossing bago-bago, lalo na sa mga unang araw, kagaya ng Lunes, or kaya po yung unang araw ng pasok ng buwan, or kaya po syempre pag bagong taon mga bossing. Ngayon po mga bossing, ang gagawin po natin, meron ako kakilala, ito maling-mali po ito. Siya po ay, ang nasa isipan niya, ang bagong taon ay 31. Kaya 31 mga bossing ko, ay nagsuot po siya ng kulay pula. Ngayon po mga bossing, 31 po ito ha. Pagkatapos, bago mag-12, nagpalit po siya mga bossing ko ng damit. At ang damit niyang pinalit, mga bossing ko, ang paborito niya daw kulay ay itim. May mga tao na mahilig talaga sa mga ganyang kulay. Maling-mali mga bossing, kawikaan po niya, siya daw yun ng 31 ay nagsuot na ng pula. Hindi naman po 31 ang bagong taon mga bossing. Yan po ay pagsalubong, pagdating ng 12, A1 ang bagong taon. Kaya sabi ko, ay Diyos ko, tada-tada na itong tao, ito ay di pa alam. Kasi nga po, siyempre, doon sila nung araw na yun naghahanda, mga bossing, di ba naghahanda ng bagong taon. 31, naghahanda na ng mga ano, tapos nagsabit-sabit na po tayo. Pero hindi yun ang bagong taon. Ang bagong taon, kinabukasan. Kumbaga, sumasalubong lang po tayo ng A1, hindi 31. Ayan, ngayon po, kaya sabi niya sa akin, alam mo, Miss Apple, ako ay lagi naman nagsusot ng kulay pula. Doon nga po, pag daw bagong taon. Tapos inistorya niya sa akin, sir, bakit po ganun? Dapat po kasi, ang pagsuot niyo ng pula sa mismong 12, or kaya bago mag-12, nakapula ka, hindi 31. Pag yung 12 ng A1 dapat, ayan, ay mali pala, kaya daw pala ganun ang pangyayari. Kasi mahilig po siya sa itim, kaya lagi siya naka-itim. Tapos ang akala niya, yun lang daw, doon lang siya nagsusot ng kulay pula, doon sa pagsalubong ng 31. Pero sa pagdating ng 12, natutulog din po sila mga bossing ko, hindi sila mismong gising mga bossing, ay nag-iitim daw po siya kasi favorite niya yun. Kawikan daw niya, nakapagsuot na po siya ng pula ng 31, hindi pa naman yun. Pagtatapos pa lang yun, ang pinakapagsalubong ay A1, yung alas 12. Ngayon po mga bossing ako, naikwento ko lang po sa inyo po mga bossing, kasi binabasi po niya, ay sabi niya sa akin, hindi daw siya sinuswerte ng buong taon, parang paulit-ulit lang daw yung nangyari sa kanila. E paano, paulit-ulit din yung kanyang ginagawang ganon. Kaya kailangan sa mismong 12, nagdamit ka na ng malinis na damit kahit hindi bago na kulay pula sa pagsalubong. Parang tuwing Monday din siya at saka unang araw ng pasok ng buwan. Parang ganun mga bossing. Yes, excuse me po. Ngayon pa mga bossing, ito na. Share ko po sa inyo para mas maging magaan yung dali ng swerte mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ito po isa sa mga paborito ko. Gawin niyo po ito sa mga masasabi ko sana mas maganda Martes or kaya po ay Biyernes or unang araw, yung mga ganyan. Kaso, paano nalang kung busy po kayo? Kaya, minsan, naiinis sila yung mga bossing ilan. Paano yung Miss Apple? Busy ako sa mga gatong ano, lalo yung mga nasa ibang bansa. Conflict daw sa kanilang oras, yung mga ganon. Ngayon, masasabi ko lamang, kahit anong araw, basta kayo ay may time ng ilang minuto ng pag-wish at hindi po kayo nagmamadali, makapag-focus po kayo sa mga wishes po ninyo para matupad lahat ang inyong mga kahilingan. Di ganito pa mga bossing. Kumuha po kayo mga bossing ko ng simpleng bulak. Bulak lamang. Para mas maging magaan yung dali na swerte po sa atin mga bossing. Dito na yung bulak. Ngayon pa mga bossing, pupunta tayo sa pinaka-pinagduksungan ng bulak. Ayan, nakuha na natin.
pinagtuksuan ng bulak. Yan po yan. Ngayon, babain po natin siya. Yan, mahaba na po siya mga bossing. Natanggal na yung pagkakabuhol po niya sa mismong ano ng bulak. Ngayon po, kailangan po natin mga bossing ko ng bawang. Ang gagawin nyo, mula dito sa dulo, pikutin nyo po siyang ganyan. Sa pamamagitan nito, ay mas magiging magaan ang daloy ng swerte sa akin at lahat ng mga pangarap ko ay matutupad. Yan po mga bossing, mag-wish na kayo na mula sa inyong puso. Pagtapos na po ay mag-wish mga bossing, ito po yan, itong ating bawang na may bulak, ilagay po natin ito or isiksik po natin ito sa ating pong bulsa. Ang dulot po nito ay napakaswerte mga bossing. Iaadya kayo nito kung saan lagi kayo ay suswertin. I-check nyo lamang po mga bossing ko ang ating pong bawang. Kapag ang ating pong bawang mga bossing ko ay malambot na, ibig sabihin yan ay tuyo na ang ating bawang at marami na itong nahinggop na negatibo. Kaya ang gagawin po natin, itapon nyo lamang po ito sa basurahan mga bossing. Itapon nyo na rin yung bulak kasi baka maaaring ito po ay humigop na rin ng mga negatibo. Palitan nyo lang po yung ating pong bulak at yun din po ang ating pong bawang. Mas mainam po ito po ay lagi pong fresh at laging malinis ang ating pong bulak para mas maging magaan ang swerte. Ang ating mga pagawa ng pampaswerte ay isang kap lamang para tayong maging matagumpay sa buhay. Ang numero uno po dito mga bossing ko ay sipag at tiyaga, double time sa pagkayod, at kailangan pagiging positibo sa buhay. Kailangan na i-mindset nyo na mga bossing ko na kayo po'y magiging matagumpay at kailanman hindi na kayo mamumblema tungkol sa usapin ng pera mga bossing. Kayo po'y iaadya nito lagi kung saan lagi kayo ay suswertihin mga bossing. Proven po ito at ito po isa sa mga paborito ko rin na pampaswerte. Napakarami ko pong bawang, ang pinakamarami kong bawang pero lahat naman po madami. Makikita nyo po yung mga nakalagay po, naka-organize na sa lagayan po namin. Meron kami mga star anis, meron kaming clove, may isang sako po kami ng asim, isang sako din po na bigas na ginagamit namin sa mga pampaswerte. Ganon din po ang mga oil at ganon din po ang iba't ibang klase ng bulaklak na nakakatulong upang sa ganon mahigit tayo maka-attract ng swerte kagaya ng sampagita at camomile mga bossing. Ganon din po ang bulaklak ng rosas na kulay pula for love and for happiness. Kaya po mga bossing kasi marami akong ganito at marami rin akong mga pinaggagamitan mga bossing. Ito may share ko lamang mga bossing. Ito yung isa sa mga paborito natin libro, itong Psychic Witch mga bossing. At ganoon din po ito mga bossing ko pagdating sa usapin ng pentacles and protection. Ganoon din po mga bossing ko, ito naman yung for healing natin ng mga pang-remedies natin mga bossing kagaya ng mga rosemary, oranges mga bossing at iba't ibang klase ng oil. Yan po yung ating mga libro mga bossing at ganoon din po ang Modern Witch mga bossing. Ito po yung ating mga libro mga bossing ko na madalas kong ginagamit at meron din po dito. Ito naman yung Good Omens. Yan po mga bossing, yung mga libro po natin at ganoon din po mga bossing ko ito. Ito ang ikatlong mata, the third eye. Yan po mga bossing. Yan ang ating mga libro mga bossing. Marami akong mga libro pagdating tungkol sa mga ganito mga bossing at saka for healing. Yan po yan mga bossing. Dito natin makukuha yung mga iba't ibang ingredients po natin na for healing mga bossing. Hindi ako natitinta dito mga bossing. Na-share ko lamang po sa inyo po mga bossing ang ilan sa mga paborito kong libro na dyan din madalas din ang gagaling mga bossing ko ang ating mga ginagamit pagdating sa usapin ng mga ritual at iba't ibang klase ng herbal mga bossing. Yan po mga bossing ko kayo pinaniwala at nasi po yung gawin mga bossing. Asya mga bossing, good luck bossing po lahat. Yan po mga bossing, salamat po.